Nais man natin magkasama-sama, magkatipon-tipon sa tahanan ng Diyos upang ipagdiwang ang listahan na ito, pero hindi pa rin maaari sapagkat na pa rin kayo. Magdasal natin na ating panahon na muli magkasama-sama tayo para sa pagdiriwang ng banal na misa sa loob ng bahay dalanginan. But anyway, sa mga nasa kanilang mga tahanan na nakikisa sa pagdiriwang natin ng banal na misa, habiesta ng mahal na nakikisa sa pagdiriwang natin ng isang happy fiesta kay Mama Mary, ina ng laging saklolo. Mga kapatid, ang mga Pinoy ay talagang malalim ang debosyon sa mahal na Birhen Maria. Makikita po natin yan, maging sa pang-araw-araw na pamumuhay, ang pagdarasal ng Santo Rosario, lalunigit na yung panahon ng pandemya, ay naging bahagi na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Humihiling tayo ng awa, ng tulong sa plan ng mahal na Birhen Maria. Hindi man tayo makapag-simba physically, makapunta sa simbahan physically para magdiwang ng misa, pero sa inyong mga tahanan, ang pagdarasal ng Santo Rosario ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Siyempre, ito yung isang debosyon sa mahal na Birhen Maria. Kaya nga, Pilipinas daw ay tinatawag na Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta, bayang nagmamahal kay Maria, sapagkat tayo din malapit ang puso ni Maria sa ating mga Pinoy at tayong lahat ay malapit ang ating puso sa Kanya. Kaya nga tawag natin sa Kanya, ina ng laging saklolo. Sapagkat naniniwala tayo na si Maria bilang ating nanay, bilang ating ina, ay laging naniniyan upang tayo ay saklolohan. Kaya nga, ipapansin po natin na yan. Kung ating sisiyasatin ang larawan, ang imahe o ang icon ng ating mahal na Birhen Maria, ina ng laging saklolo. Kung kayo po ay may larawan, tingnan po ninyo, mapapansin po namin sa detalye. Ang mga letra na nasa may ugunan ng Maria ay mga letra mula sa salitang Griego. Yan ay nangangahulugan na Mother of God, ina ng Diyos. Kaya nga naman, nagdarasal tayo ng Abago ni Maria. Santa Maria, ina ng Diyos. The title of Mama Mary as Mother of God, nasa pinakataas, Mother of God. May dalawang anghel na nasa katliran. Ang nasa kanan ni Mama Mary, pinakikilala ng mga letrang Griego din, ay si Saint Michael. Dala-dala ni Saint Michael ang sibat. Dala-dala rin niya yung sibat na mayroong esponha sa dulo. Sa kaliwa ni Mama Mary, pinapakilala din sa pamamagitan ng mga salita, mga letrang Griego, si Saint Gabriel. Dala-dala naman niya cross, gayon din ang mga pako. Si Mama Mary, mapapansin po natin yung kanyang suot-suot. Sa loob kulay, panahonan ni Jesus, ang babae na kapagpulang suot, ibig sabihin niyan, virgin. Sa ibabaw ng kulay-kulang kasuot ni Maria, ang kulay asul. Ang kulay asul naman ay nangangahulugan, ina, mother. Kaya si Mama Mary, combination ng red and blue, ibig sabihin, virgin mother. At sa ulunan ni Mama Mary, may makikita tayong star
may star. Ano yung si Maria ang tala? No? Kaya nga kapag naglilita niya tayo, tala sa umaga. Kay Maria, tala sa umaga. Meron din nag-out na Stella Maris. Siya ang star, tala sa karagatan. Ano bang sila? Ang tala sa karagatan ay nagsisilbing gabay ng mga naglalayag sa dagat. Sa dagat madilim, kung walang buwan, ang tala ang nagsisilbing gabay na tumatanglaw sa lahat ng mga manlalayag sa karagatan. Tala sa umaga. Pag sinabing tala sa umaga, kapag lumitaw na ang araw, isa lang ibig sabihin niyan, pag lumabas na ang tala, ibig sabihin, magbubukang liwayway na. Palapit ng mag-umaga. Si Maria, nung dumating sa mundo, siya ang tala, yan ay hudyan ang diwanag, ang araw ay walang iba ni si Jesus. At mapapansin po namin sa larawan, si Jesus ay halo-halo ng mahal na Birhen ni Maria. Nakahawak ang dalawang kamay ni Jesus sa kamay ni Mama Mary. Si Maria naman, sapusap po niya si Jesus. At mapapansin po namin sa kaliwang at sa kanang paa ni Jesus, yung kanyang sandalyas ay napigtal. Ano ibig sabihin niyan? Meron po yung kwento. No? Si Jesus daw, no, nung siya ay, bata siya, ay nagkaroon siya ng vision. Nagpakita sa kanya ang dalawang anghel. Anghel St. Michael at St. Gabriel. At sa vision na yan, ay pinakita ng mga anghel ang krus, pako, siba kay Jesus na magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Kumbaga parang mamamatay ka ang upang kasakot. Maghihirap ka kung ikaw ay bata. Tapos sasabihin sa'yo, mamamatay ka, maghihirap ka. Ano mararamdaman mo? Siyempre, matatakot ka. At ang bata, kapag natatakot, kanino unang tumatakbo? Sa nanay. Sa nanay. Sa pagmamadali ni Jesus, papunta sa kanyang nanay, napigtal ang kanyang sandalyas. Kaya nangyayari. Si Mama Mary naman, nakikita po natin talagang halong-halong si Jesus. Ang mga mata ni Mama Mary nakatingin. So ibig sabihin, siya ay nanay na rin. Anumang oras para sa klulo ang ipinakikita sa atin ng imahe, larawan ng Our Lady of Perpetual Help, Our Mother Perpetual Help, isang ina na lagi handang sumaklolo sa kanyang mga anak. Mga kapatid, ngayong panahon ng pandemya, maraming nagkakasakit, maraming mga namatay din, maraming natakot, maraming nawala ng anak buhay, na iba ang ating buhay ngayong panahon ng pandemya. Higit ngayong panahon na ito, dumating tayo sa ating mahal na ina ng laging saklolo. Na panalangin natin, no, simula pa no, noong pandemya na ito, Mama Mary, mahal na ina ng lolo, saklolo mo po kami iyong mga anak. Huwag mo po kaming pababayaan at huwag mo po kaming iiwan. Kaya nga po, nung pesta ng Mahal na Birhen ng Fatima, ating sinabi kong palagi ang papeli mga Kristiyano. Balikan lang natin sapagkat naaangkop dito sa pagdiriwang natin si Maria buhay ng mga nangangailangan. Remember? Maria ang sumbungan, ang hinahan ng mga pagsubok at problema at Maria ang kalinga ng mga may sakit at may mga karamdaman. Kaya nararapat ngayong kapistahan ng mahal na ina ng laging saklolo. Ipagdasal natin, ibinin natin
ang tulong na mahal. Sa pangako ng paglilingkod ng lahat ng umuubo ng our mind.